Ibang salita, Tagalog lang daw. Sabi ko salamat at nakilala kita. Ah, sana. Thank you, Dave. Ano ngayon? Anong pangalan mo, madam? Gaga lang. Lady Gaga? Ah, Lady Gaga. Anong Gaga? Gaga. Hindi, Gaga. Gaga. Ano? Gaga po. Gaga. Yung parang ang pagbigas mo ay biglaan, gano'n? Hindi Gaga, ha? Hindi Gaga. Gaga. Parang langga, gano'n. Aba. Palangga, gano'n? Ito po. Yung pangalan mo. Anong direction? Anong probinsya mo? Anong province mo? Sambuanga. Ah, Muslim. Muslim, Bisaya. Hindi Muslim. Ikaw? Ano? Ilocano ako. Ah, Ilocano. Okay. Tandaan ka na. Tanda na ako. 59. Malapit na mag-60. Isang taon na lang. Senior citizen na. Kaya nga, naghahanap na kahabol na. Huh? May hatingin mo. Sa tingin mo, 60 na ka. Iwan ko sa'yo. Iyan sabi mo eh. Yung 59 na nga, malapit na mag-60. Ilan taong ka na? 48. Oo, oh, bata mo pa. Dalawang taon na lang, 50 ka na rin. Ano? Golden na din. Matagal ka na dyan sa Malaysia? Matagal na din po. Kuala o ano? San sa parte sa Malaysia? Kuala Lumpur? Bakit alam mo dito? Nakapunta ka na dito? Parang alam mo magmalayo ah. Yan, naririnig ko lang. Galing din kasi ako sa ibang bansa. Ah, okay. Kasi pa asawa mo? Asawa ko wala. Sa kapitbahay, inagaw na. Ah, sa makabilang bahay. Ikaw, nasa na asawa mo? Ay, away daw po. Away daw? Ah, walang sabit. Siyempre, wala widow eh. Ilan anak mo? Tatlo, ikaw? Dalawa. Malalaki na? Malalaki na. Ikaw, ang mga anak mo malalaki na rin. Kumakain na ng kanin. Kain ng kanin, malalaki na yun, oh. Oo, kanin na hindi na papagatas. Ano ba? Ano bang itatanong? Magtanong ka sa akin. Kasi ako first time ko din. Oh, first time. Basta ko din, sir, DJ, ah. Kaya ako'y kinakabahan din, eh. Yung mga nakausap nyo dito, sir. Ang kamusta yung mga nakausap nyo dati? Wala, may kanya-kanyang buhay. May mga pagkatapos ng usapan, wala na. Wala na. Huh? Wala na. First time ko. Hindi nga, first time mo? Oo, first time. Ba't nakasali ka naman dito? Anong plano mo naman? Nakahanap ka din? Ng ano, sweetheart? Feeling. Feeling? Huwag mo pipilingin. Totohanin mo na, huwag mo pipilingin. Malay mo, katotoo yan. Sige. In God's will, di ba? Malay mo, isa kadami ko na sa daming, isa, hindi ko alam, kung ilang beses na ako nasalang dito, hanggang ngayon, wala pa din eh. Bakit? Pangit siguro ako na, pangit. Hindi gwapo. Yeah. Ay, ang mga nakakausap po, naghanap ng gwapo eh. Hindi naman gwapo eh. Pasensya na. Hindi naman siguro sa gwapong hinahanap. Baka may answer din. Ano? Wala. pagkatapos ng usapan, mamaya-maya kayo mag-uusap lang. Mamaya-maya sasabihin na busy ako. Mamaya wala na. Black na. Tapos. Di ba natin na din ang iba? Kaya nga sumali. Kaya nga sumali na uli. O natipuhan ko naman na tiyambahan ko naman na ikaw. Malam mo, ikaw nasa malayo ko eh. Kailangan magtrabaho eh. Kasi ano, inatay. Ina, natatay pa.
natural talaga yan. Yung talagang gusto mo pagtapasan yung mga anak eh, magsakripisyo pa. Nanawala na. DJ, nawala na siya. Andyan ang mama. Ikaw ang nawala yata. Alo? Kanina pa ako. Bo? Inasamong mo ilang taon ng mga anak mo. Ano? Itong February, ano, itong April 4, 25 na yung panganay. Tapos ay 20, ano, mag-24 na rin yung bunso. Dalawa lang? 2000 na, 1999 at saka 2000. So may ano pa kayo, communication pa kayo ng asawa mo? Wala na. Ay, may asawa na nga okay. Eh. Mahirap na mag-communication at mahirap na baka makagulo pa. Hayaan mo na ang masayang buhay nila. Kung masaya na sila, idunan na sila. Huwag mo nang guluhin. Maghanap ka na lang din ng sarili mong ikakaligaya. Na ganun ba yun? Oo. Pero kayo hindi. Ha? Kasal kayo hindi? Kasal. Ah, kayo? Yun. Kahit naman kasal ka, patay naman ang asawa mo eh. Kaya pwede ako ikasal. Maghanap ako yung ikasal pa ako. Pangalawang beses. Kaya nga. Oh. Eh, kahit naman kasal na eh. Hindi, kahit naman kasal na eh, ano na eh, wala na yun. Tapos na yung usapan. Hindi pwede tapos ng usapan, kasal kayo eh. Hindi nga. Ang usapan na sinasabi ko, yung may pinirmahan na kami sa Buharo, yun na lang. Yun na yung katibayan, yun na yung pinaghahawakan namin. Saka may pamilya naman na siyang iba, kaya hindi siya masabing hindi pwedeng pakasalan, pwedeng pakisamahan, pero walang iwanan. Ganun ba yun? Oo. Eh, tatlong anak ko eh. Pero nga din naman yung nagpapakasal na maghihiwalay din. Oo. Eh, kahit na hindi ka magpakasal kung talagang seryoso ka at mahal mo yung isa't isa, eh, walang iwanan. Sana Sana all daw. Ayaw mo. Sana all. Kumusta naman ang trabaho mo dyan sa Malaysia? Okay lang naman. Nandiyan yung dalawang kapatid ko sa Malaysia? Oo. Saan sila dito? Hindi ko alam. Tatanungin ko muna at mamaya i-chat ko sa iyo, ha? Sige. Magkita ko kami dito. Oo, oh, malay mo kayo nagkikita doon sa mga tiyanggi-tiyanggihan, mga tagpitinda ng mga barbecue. Hindi ko na ako naglalabas dito, hindi ako nagde-day off. Eh paano kayo magkikita kung hindi ka naman nagde-day off? Eh pagka ano, pagka magka-friend na kami, baka magka-chance na mag-day off. Ayan mamaya, tatanungin ko saan sila sa Malaysia. Ganon. Saan ba yun? Paano bang proseso ng ano pagtuturist diyan papunta diyan sa Malaysia? Kailangan pa ba ng invitational o hindi na? Kailangan talaga invitation letter. But kasi sabi ng kapatid ko eh pwede naman daw eh kahit walang invitational kung ano kasi hindi naman daw ngayon masyadong mahigpit ang immigration ng Malaysia. Fit sila ngayon. Kailangan talaga ng invitation letter. Galing sa Philippine Embassy. Oh. Backdoor ka. Masarap din namang... Sa backdoor ka na lang dumaan, sir, para wala ng papel. Ay, mahirap yung DJ, ha? E, paano pag nahuli ka? Ay, uwi. Magkakulungan, DJ, pag ano... Ang mahirap kasing... Ang mahirap kasing kalaban mo sa mga turist-turist pag paano yung upload, eh. Mahirap. Gumastos ka ng gumastos, tapos ma-upload ka lang. Mm-mm. Mahirap din. Kaya mahirap pasukin din ang Malaysia ngayon. Pero yung ano, tama nga naman yung sabi ni DJ, masarap mag-backdoor. Kasi yung mga nakasama ko dati nung nasa China ako, puro backdoor eh. Pero nung nahuli sila, yak. Kasi nung nahuli sila, wala silang may pakita na sila dumang sa immigration. Kasi the backdoor sila, sumaki sila sa barko eh. Ay sa mga ano. Sa jungle, sa kagubatan. Doon sila sumakay sa mga ano, yung parang pambot, yung sa mga pangisda. Tapos idadaong nila doon sa may ano. Marami naman yan ano, yung mga backdoor daw. Tsaka mahirap lang kasi pag nahuli ka. Malapit lang sa Pinas.
yung sasandakan. Kasi ang ano nila nung nahuli sila, ang sabi nila nagbakdol sila tapos ang bagsak nila Vietnam. Tapos nag-Vietnam sila, sabay nag-ano sila ng ano, pumunta ng China. Pero kaya nga nung nahuli sila, i-ano nila kung inano nila sa immigration kung may record sila doon, wala silang may walang makita. Kaya inamin na nila na sila ay nagbakdo. Bro, huwag mo mag-init mag-backdo. Kasi bagsak mo kulungan kung nahuli ka. Yeah. Mas masarap ka mag-backdo kung... Masarap mag-backdoor kung ang pupuntahan mo ay ano, may katotohanan. Kahit mag-backdoor ka na, basta may patutunguhan yung pupuntahan mo. Ano? Mm-hmm. Anong patutunguhan mo? Kulungan nga, mapatunguhan mo. Kung mag-backdoor ka, mamuhin. Iwag ka muna magpapahuli. Ipag ngayon, kita kang mga sasakyan na may kislap, itago-tago muna ng konti. Gusto ko yung ano mo, yung tonation. Ano nga yung experience? No, nga sa lugar sa inyo? Batangas. Batangas. Mm. Ano ko yung salita sa inyo? Bisaya, ano? Bisaya po. Hindi kayo partes ng Mindanao na yun, ha? Hmm? Partes na ng Mindanao yun, eh. Mindanao nga ako. O, di ka dapat ang salita nyo dun, eh. Ano, yung... Ano, parang... Ano? Yung parang salita ng Mindanao na yung Muslim na ano, yung kasi may inaano akong taga Mindanao dati, ang salita nila eh, parang ano yung nung salita nila na nimbitag ning ka papantayan, ganun. Ano naman niya? Hindi ko alam. Salita yan. Salita nga ng Muslim yon, Mindanao. Ano yun, parang, sa Maguindana. Ano yun? Maguindana. Cotabato sa Cotabato. Cotabato sila. Eh. Mix man naman yung sa Cotabato, may Ilonggo din dyan. Kaya ni Pitay. Oo, oh, Ilonggo. Pero mas ano yung salita niyong Bisaya? Ano? Mas ano yung parang language niyo talaga. Yung parang daya, anong salita niyo? Yung talaga yun ang salita niyo talagang Bisayang-Bisaya. As in. Oo, kasi Bisaya ako eh. Pag-sure ka diha. Sure jud ko, Bisaya ko. Sus, di na, oo. Kasabot man ko Bisaya, gamay lang jud. Siguro nag-ano ka ng Bisaya, no? Kasi alam. Hindi kasi pagka nang ibang bansa ka kasi, iba't ibang mga ano ang makakasama mo. Kaya na, mga Pilipino, pero may mga... Kasi mga kasamaan ko dati, nasa mga Cebuano, may Kapangpangan. Ang bansa? Hmm? Ang bansa dati. Ano, diyan sa ano, sa China, sa Shanghai. Tapos na ano, 2009 hanggang 2014 sa ano, Saudi ako dati. Oh. Eh pag nasa ibang bansa ka, iba't ibang lahi ang nakakasalamuha mo. Totoo. Hindi ka naman makikisama sa parto ng mga kasama mo yung mga Indiano. Eh, di siyempre Pilipino din. Mm. Kaya ang mga Pilipino, yun, sama-sama, may mga Cebuano, may mga Kapangpangan, may mga Ilocano, Tagalog, mga Manila, taga-Manila. Kaya pag nakakausap nilang kanilang mga jowa-jowahan, mga ano, hindi siyempre naririnig mo ang usapan nila na sinasabihan ni, kausap mo ang kanyang gilip, sinasabihan nila, amping ka di ha, inagugugma ko nito. Kaya mga naririnig mo, di ba? Siguro nagka-girlfriend ka din ng ano, no, Bisaya, no? Hindi, naririnig ko lang. Hindi naman ako nagka-girlfriend ng Bisaya kasi maghirap man magka-ano ang Ilocano at saka Bisaya, hindi na nakaintindihan. Hmm. Ah, gano'n ba yun? Hindi tayo makaintindihan. Hindi, wag ka nang mag-Bisaya. Wag ako mag-Ilocano. Tagalog ang usap natin para makaintindihan tayo. Hindi, kailangan mo matuto mag-Bisaya. Eh, matuto ka din mag-Ilocano. Ha? Kailangan matuto ako mag-Bisaya, matuto ka din mag-Ilocano. Para malay mo, pag pumunta ka sa amin, pag nagsalita kami ng Ilocano, naiintindihan mo na ikaw ay hindi binibenta. Hmm. Oh. Eh, pag naman ako pumunta sa inyo, maiintindihan ko din, baka mamaya ako binibenta mo din. Oh. Pag Ilongga, alam mo? Ilongga? Hmm. Ilongga? Konte. Ilongga, yung ano, yung
Ang kwarta ginapiko ginapala, ang utang ginabuldoser. Di ba ganun yung lungga, ano? Sorry. Hindi, yung laga ko, yung damit, pinapapanta para bukas. Sabi mo mamaya, mga isang oras lang. hanggang ano ba tayo dito? Ang Ilunga, dami-dami namang ano yan eh. Basta ang Ilunga malambing lang magsalita, ano, kahit galit na eh, malambing pa rin. Yung papatayin ka na eh, sasabihin pa sa'yo, papatayin na kita. Ipapatayin ka na, no? Ilunggo yun, kasi Ilunggo yung ano ko, late husband ko. Ba't ko namatay? Anong sinasabi? Ba't pa nalala? Anong sinasabi sa'yo? Ano, DJ? Ba't ko namatay si Mr. Umam? Ano lang, parang inatake ata kasi ano eh, natutulog lang siya ng tanghali tapos hindi na nagising. Ay, natake? Ng langgam, ganun? Ay, pinagod mo kasi. Ba, pinagod mo kayo natake eh. Hindi, andito na ako nung nangyari, may nangyari sa kanya. Umuwi ka? Oh. Ilang years ka na nabiyuda? Magsi-6 years na. 2018. Matagal-tagal na pala 'yan, no? Kaya pala naisipan mo na rin sumali din sa ano sa wanted guitar para ano na? Anong feeling yung masalang dito? Kinakabahan ako para ano na? No? Ah, lalo ang nakausap mo pa eh, ano na, walang kwenta? Ay, hindi pala. May kwenta din naman. Ano? Kasi parang siguro ang dami na nagbabash natin. So, marami talaga nagbabash yan. Sasabihin mo naman may kapangit ang lalaki, ang babae na may nakasalamin. Oh. Tinatanggal mo salamin ko, parang hindi kita pwede. Yeah, mas maganda kasi pagtanggalin ang salamin, eh, hindi ka naman nagbabasa. Eh, nakikita mo naman ako kahit wala kang salamin. Luka, grabe. Salamin? Ano? Mas klaro kapag nakasalamin. Hayaan mo na. Ganun din naman. Makikita mo din naman yun kahit walang salamin. Hindi. Mas klaro yung nakasalamin. Tingnan mo. Mas isa mo. Ako yung magsasalamin din. Tingnan ko para mas klaro ka din siguro. Ako, umitim ka eh. Tapong ano eh. Walang araw. Eh, kaya nga sabi, akala ko lilinaw ka, kaya ako nagsalamin din, eh, malabo pala. Eh, sabi mo, lilinaw ako pag nakasalamin ka. Malabo talaga, kaya huwag kayo na magsalamin, ako na lang, para makita ka. Eh, sabi ng ano, sabi ng buzzer si ano, sabi ng viewer si ano, mas maganda ka daw po, ang galing mo yung salamin mo. Ganon? May ganon? Oo, ano ba? Oh, nakita ko eh, oh. May nag-comments. Victor ka ba? Sana. Oh. Sabi sa comments si ano eh. Nakapula yung girl, siguro Valentine, malapit ng Valentine. Malayo pa. Ay, ano pala? Naklipas na. April na po tayo ngayon. Naklipas na pang Valentine's. Tapos na ang mahal na araw, eh na. Tapos na ang mahal na araw. Ano gang... Ibig sabihin. Ano kang day off mo dyan? Wala na? Hindi po ako nagde-day off. Sa tagal mo na dyan, wala kang day off? Kasi ano eh, umuwi ako yearly. Mm-hmm. Sabi ko sa amo ko, kahit hindi ako magde-day off, basta yearly ako umuwi. Tapos yung ano pandemic, yun, nagto 2 years na ako. Kababalik ko lang. Kailan ulit ang uwi mo? Next year ulit? Hindi. 2025 December. May pagkatagal naman. 2024 ngayon. Alam, yung March 1. Saan ka didiretso? Mag-uwi mo? Sa'yo. Eh, sa bahay namin. Saan ba? Baka ako didiretso ko na sa akin. Pag may makita ako dito, doon ako didiretso. Para mapag-uwi.
Eh, pwede ka naman, pagka tayo'y nakaigihan, eh, tayo na may pwedeng magkita, eh, pwede naman kayo ipon virtualini sa akin. Pwede din naman. Oo, no, baka mamaya katulad ka din na nakausap ko pagkatapos ng usap, i-block na dahil. Bakit naman ganun? Ramdam mo ba, sir? Siguro. Ano, DJ? Nararamdaman mo na ba? Nararamdaman ko na eh. Parang ang lakas na naman, parang ang lakas na naman ng pintig ng puso ko, baka sunod makalawak sa salang na naman eh. Pwede naman, maging friend lang naman tayo, okay lang naman yan. Eh, mas maganda yung maigi yung usapang seryoso kaysa may halong biro. Ito natin, kilalanin muna natin yung isa't isa. Ala ko, kung gaya. Oo. Baka mamaya kayo itatuhanin ko eh, kayo hindi mo tutuhanin ah, kasakit naman no, huwag kayo kaya. Ganun. Oo. May ako tatlong anak. Ay bakit? Kung anong tatlo? Ano naman ang komunikasyon ng tatlo? Eh, hindi ko naman naagawin sa iyo ang iyong mga anak. Ayun na nga, sabi ko, tutulungan mo ba ako? Alay? Ay, tutulungan din ang makauwi sa inyo. Uuwi ka lang naman po. Pag uwi mo din, itutulungan din ang makauwi sa inyo. Isasama din ako pagka ano. Tutulungan lang palang umuwi. Eh, marunong naman ako umuwi sa amin. Ay, isasama, pag isasama na ako dun sa inyo sa Bisaya, eh, kailangan mag-aral muna ako ng Bisaya. Eh, mahirap yung pupunta dun nang alam mo lang, eh, ka, konti lang. Eh, sa Bisaya, Mindanao. Eh, Mindanao? O, di Bisaya, di hindi. Mindanao ang salita mo. Ano yung Bisaya, ha? Sa Bisaya. Sa Bisaya. Alanggam sa inyo, alanggam sa inyo, nalipad na, ano? Ay, di ni pa sa amin inagapang pa lang, eh. Yun, ang kaibahan. Ang kaiba. Yun nga sabi nila sa amin. Ang kaibahan daw ng langgam eh, na sa inyo nalipad na, eh. Di ni, ano, nalakad pa. Nagapang. Hanggang ano ba tayo? Hanggang kailan tayo? Ayun, ayun. Oh, iyan, iyan na nga yung sinasabi ko, nararamdaman ko na DJ. Oo okay. Nga. Mahihirap na to. Sasalang na naman ako ulit nito. Damdaman na to niya. Hindi, maging friend tayo. Malakas yung ano, malakas ang vibrate at mintig ng puso ko eh. Parang gusto nang umiwas agad eh. Bakit? Tinatanong na agad, tinatanong na agad DJ ang oras kung malapit na o ng oras eh. Ilang salang mo naman dito? Sampo. Sampo. Ilang salang ewan ko kung nakasampo na ako. Ganon? Hindi, ganun. Wala naman sampo. Ah, grabe naman yung sampo. Wala naman. Ang nakausap kong huli, Malaysia din ha. Malaysia ganun? Din yung... Oo. Di yung Malaysia. Yun naman nakausap ko yun. Eh, mahilig sa live. Yung kumbaga parang... Pagka ano siya, nagla-live siya tapos maraming mga kasakasama. Eh, pang... nagla-live siya tapos may group-group sila. Ganon. Tapos paakyatin ako, magpapa-shout out ka, tapos mamaya yung sasabihin akyat ka, parang dumami lang ang kanyang followers. YouTube, a vlogger. Mahirap pala yun. Akala ko yung sweetheart na mahanap yung pala yung followers. Sweetheart. Ayun, hindi sa ano, ako hindi naka-face. Eh, talagang hindi ko na kinausap gawa ng mas ano eh, yung mamaya-maya eh, wala namang time na maghipag-usap sa akin. Puro na lang naka-live eh. Kaya sabi ko hindi ito, ano, wala tong balak na ano. Hindi yung sinalihan niya yung wanted to heart eh. Dapat na sinalihan nun eh, ano, sa mga nag-ano lang ng followers. Ako, hindi ako mahilig dyan. Mga post lang. Parang nahihiya nga ako sumali dito. Parang curious lang ako anong feeling pag nakasali dito. Tapos Hindi, maganda dito. Pag hindi ka naka, ano, sa akin. Pag hindi ka naka, parang comfortable sa akin. Nakausapin ako. Ako naman hindi nagmamadali. Ako naman talagang gusto ko lang kitang makita at makausap kung tayo ay tayo. Kung hindi naman ay hindi. Ikaw naman pwede ka pag sumali ulit. Maghanap ka pa na mas okay. And para hindi na masabihan na ikaw ay first time. Hindi, pag sumali ka pa ulit, second time. Hanggang ngayon, kinakabahan pa talaga ako. Hindi pa nga, wala pa nga akong sinasabing iba sa'yo, kinakabahan ka na. Hindi pa nga. Kasi ito eh, parang maraming nanonood.
Kaya pag, pagka-upload ni DJ itong usapan natin, manood ka, magbasa ka ng mga comments. Ay, sigurado, kadaming basher doon. Oo. Daming basher, bahala sila. Kaya nga, eh, at least naman eh, mas kaya mo sila mag-basher, tayo naman ay sikat na, nakita tayo, ano, di ba? Oo, eh sila ay nagko-comments lang, eh sila ay nagpapasabi doon na, eh DJ, paano sumali, sali kami, sila ay taga-comments lang, eh tayo ay nakasalang na, o di maswerte pa tayo. Alam mo, nag-stall lang talaga ako, nag-survivor para na makasali dito. Mm. Curious lang talaga, feeling. Tapos yun. Pero pagkatapos natin itong mag-uusap mamaya, wala na, ano? Gano'n? Hindi mo na nakukilala, ano? Ay, grabe pa. Ngayon, pinalan mo, nakalimutan ko sa... Tingnan mo dyan sa... Tingnan mo na lang mamaya doon sa group chat na natin nila DJ, tapos, ano? Di paala. Hmm? Ano? Yung pangalan mo, nakalimutan ko. Yun, Erickson. Erickson. Ano okay. Pangalan mo, Gaga? Gaga, hindi Gaga. Kuga. Kuga, kuga. Alam ko, Gaga. Palangga. Ga, gusto mo kuga. Gusto mo, ga? Ga, gusto mo, ga? Ang ano? Ha? Lami. Lami, kaayo. Lami. Alam mo, kapit tayo. Sige ka. La, wag. May kunti lang ang alam ko. Wag mo akong bisayahin ng mga malalalim. Yung mga, pagka ako'y tatawagin mo, yung kain na dire, daghan sudan, daghan luto. Yun, naiintindihan ko mga yun. Nanuman, ano mo dong? Oh. Marami ka na palang alam na Bisaya. Pagka niyaya kang kumain, kain na doon. Pag sinabi mo, okay, makita ko lang kumakain ka, lipay na po. Oh. Nakakaintindi din. Konti. Gamay lang, gamay. Yeah. Ako wala talaga akong alam sa ano. Ano yun sa inyo? Batang, Ilocano, pero Ilocano ang Batangin yun. So, sa Batangas ka? Opo. Ikaw sa, ano, Malaysia, no? Pero Bisaya ka? Nasa Malaysia, pero Bisaya. Oo, nasa Malaysia nga, pero Bisaya ka. Anong trabaho ko siya? Anong trabaho mo? Ano? Trabaho lang ng mga, ano, mga walang pinag-aralan. Grabe siya. Yung mga nag-ooperate ng machine, ganun. Na copy roasting sa mga kaping barako, ganun. Kaping barako? Ano yan? Iniinom yan? Oo. Niluluto muna bago iniinom. Masarap. Kasi hindi mo naman pwede. Oo, masarap. Pagka natikman mo yun. Pag nagkita tayo, pag umuwi ka, pag ako sumundo sa'yo sa airport siya, dadalhan kita ng 2 kilo. So, yung 2 kilo na yun, isang buwan mo nang iinumin kung di ka matakaw sa kape. Eh, matakaw ako sa kape eh. Pwede 4 kilo. It's life sa akin. Ako ah. Eh, pag makatikim ka ng kaping barako, hindi ka na magkakape ng 3-in-1. Ay, ganun. Kaya nga, bigyan mo. Eh, di, pag-usapan natin yan mamaya. Bilhin ko na lang. Huwag mong sabihin sinusuhulan kita ng kape ha, parang sagutin mo ako, ang pakinggan mo ang sinasabi ng isip at puso mo, huwag kang babigla-bigla, baka mamaya sinasabi ko lang kape, mapapasubo ko na sa kaping barako. Gusto ng kaping barako? Ha? Anong lasa? Gusto mo pagka masarap na mapait. Depende sa lasang gusto mo, halimbawa gusto mo mapait ang lasa, di huwag mo lagyan na sukal. Kung gusto mo naman ng matamis, di lagyan mo na sukal. Gusto mo ng sweet. O di lagyan mo na sukal. Huwag ka masyadong magkape ng matamis, kaya magkaka-diabetes. Wala sa lahi namin yan. Wala sa lahi yan. Di hayaan mo, pag gusto mo ng sweet, di bilang kita ng Toblerone. Ayoko din ng sweet. Nang
2025 ang uwi mo? Susundin mo ako. Hindi, ano ang problema? Pag-usapan natin yan. Pag mamaya, pag malapit ka na umuwi, eh, iba na pala ang susundo sa'yo. Mahirap yun. Lamang. Hindi na nagparamdam. Hindi ka na magparamdam. Mga ilang linggo na lang, flaplight ka na, tapos hindi ka na pala nagparamdam. Yun pala, may iba na susundo. Mahirap. Pabantayan mo, sir. Di ba dalawa kapatid mo sa Malaysia? Pabantayan mo sa mga kapatid mo si ma'am. Kaya nga, DJ, mamaya, pagka nakusap kami nito, kukunin ko yung address ng kapatid ko doon. At bibigay ko ang pangalan nito. Sige. Titingnan ko to, DJ, kung palagala doon. O ano, baka mamaya, Indiano kasama. Grabe. Hindi ako lumalabas dito. Good girl ako. Pagtulog. Oh, sabi ko sa iyo, pagtulog pala eh. Pero pag hindi tulog. Hindi ako lang yung day off dito kasi ano, sayang yung pera. Papadala ko na lang sa pamilya ko. Marami nang ipon to, sir. Pag nasa ibang bansa ka, mag-ano ka din. Hindi yung puro trabaho, pamilya. Minsan, relax mo din yung sarili mo. Kaya nga, minsan nagtatrabaho ka para yung sarili mo bigyan mo din ng time para makapagpaano. Yung relax mo ba? Halimbawa, pupunta ka, bilhin mo yung gusto mong bilhin. Hindi yung baka mamaya padala ka ng padala yung mga spam loob mo, hindi mo na napapalitan. Andiyan na mo. Tipid ngayon, sir eh. Kahit tipan niya, hindi bibili kasi hindi naman lumalabas eh. Kaya nga, DJ, yun na lang pauli-uli, pabalik-balik na lang. Oh. Okay lang yan. Wala namang katabi. Ma'am, no? Wala namang katabi. DJ, totoo. Wala namang katabi. No, mamaya, padala ng padala. Hindi na nakakabili ng bago black pant eh. Si pagligo, yun na naman uli. Pink. Kaborito pa naman ng Bisaya, violet. Oh, yun na lang, violet. Ay, ganun, sir. Pag Bisaya, violet. Oh, DJ, sabi sa akin ng mga Bisaya daw na ano ang paborito daw nilang panty, violet. Ay, ganun. Ay, hindi. Disagree ako dyan. Wala ako yan. Ha? Ayaw, magsabi ng totoo sa akin. Nung ikay mapala pumunta ng Malaysia, ilang violet ang dala mong kulay? Wala nga. Sabi nila eh, ay wag ka lang, hindi ka lang umami kasi maraming baser. Hindi na, Bisaya ako. Wala akong color na ganyan. Gusto mo lang makita yung tipa ni ma'am kung violet share. Hindi, DJ, kasi may nagsabi sa akin kasi na yung mga kaibigan ko dating mga Bisaya nung nagtrabaho ko sa China eh lagi nang pag napunta ko doon sa kanilang boarding house puro mga nakasampay doon mga violet eh sabi ko okay paborito nyo ko pag Bisaya pala kayo eh mahilig kayo sa violet sabi oh yan ang favorite color namin mga Bisaya pang loob daw oh hindi sabi ako dyan. Hindi pala para parehas. Ano? Siyempre. Ba't kasi sabi sa akin kasi violet ang paborito nila eh. Malay ko. Kaya nga natanong ko sa iyo kanina eh. Kaya naman minsan ay gumalagala. Mag-relax ka din. Bumili ka din ng bago. Baka butas-butas na. Oo. Eh baka mamaya kita mo na yung butas. Sabihin mo eh. Tease lang shelf. Ilang buwan na lang. Makakabili din ng bago. Kulang sa akin. Kulang sa akin. Pampadala lang talaga para sa ano. Magkano? Ilang ringgit ba ang sahod mo sa isang buwan? Ano lang dito? Baba lang ang sahod dito. Wow. Umabot ng 20,000 sa isang buwan. Ang sahod mo diyan. Oh, malaki na yon. Malaki na yon kasi kumpara mo dito sa Pilipinas. Oh. Okay po eh. Lima ang binubuhay ko. Lima? Breadwinner ako. Ba't sabi mo kanina, ilang anak mo? Lima? Tunay? Tatlo. Oo, oh, ba't lima? Wala ka bang kapatid? Ikaw lang? Meron naman. Kaso, Hindi kasi ang pagtulong naman sa magulang, hindi naman sa ano, kailangan, pag meron ka, i-share mo sa kanila kung meron kang sobra-sobra. Pero yung pati ano lahat naman
yung dati financial ay para sa iyo, eh paano naman ang sarili mo? Eh may kapatid ka pa namang ibang tutulong sa kanila, ganun. Ano kasi yung parents ko matatagal nasa akin. So, yung parents ko kasama ng mga anak ko ngayon. So, sila nag-alaga. Matanda na din, 70 plus na din yung mama at papa ko. Oh, eh, hindi na kailangan alagaan yun at 70 years old, mayor ng Bonbon rin natanggap senior citizen noon. Saka pagka na ng mga SSS, eh, mga Bonbon may mga tinatanggap na yun. Ah. Kaya sa may ano din ako sa PPCI, pero hindi talaga one-one. Mabait kang anak. Alaga. Sana. Yung sinasabot ko, diretso sa kanila. College na yung eldest ko. Tapos yung pangalawa, magka-college na din year. Yung ano. Sige. Connected na po kayo sa isa't isa. Ipagpatuloy lang po ninyo yung pag-uusap, ha? Sige, DJ. Salamat. Thank you. Maraming salamat. Good luck. Bye-bye. Bye, DJ. Okay.